Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Hindi sapat ang magdiwang tayo ng isang araw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya mayroon tayong tinatawag na oktaba. Ibig sabihin ay 8 araw simula noong Linggo hanggang sa susunod na Linggo. Ito ang extension ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaya nga'y parati nating mapapakinggan ang awit ng papuri hanggang sa Linggo pa po ito. Dahil sabi ko nga'y hindi sapat na ipagdiwang lang natin ng isang araw ang muling pagsilang, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mayroon po akong caption na nabasa at ang caption ay nagsasaad ng ganito, kung tayong mga tao ay mga makasalanan, dahil yun naman talaga ang totoo, at patuloy pa rin sa pagkakasala, kagaya ni Maria Magdalena, sana maging kagaya rin tayo ni Maria Magdalena na ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at ginawang kasalanan ay tunay at pinangatawanan niya. Uulitin ko po, kung tayong mga tao na mga makasalanan at patuloy pa rin sa pagkakasala, kagaya ni Maria Magdalena, sana kagaya rin niya ang ating pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan ay tunay at pinangatawanan niya. Nangingibabaw ang pag-ibig ni Maria Magdalena sa ating Panginoon. Siya po yung babaeng ang pinalayas ng ating Panginoon ay 7 demonyo. Pag sinabi po natin 7, in a biblical language, yan po ay perfect. Kaya parang sinasabi dito na noong palayasin ng ating Panginoon ang 7 demonyo kay Maria Magdalena ay perfect ang kanyang kasamaan. Marahil ay nandoon na siya sa snap ng kanyang buhay na gusto nang sumuko. Parang wala na siyang pupuntahan. Sa psychology, tinatawag po itong borderline personality. Na parang nandoon na, kaunti na lang, at siya ay susuko na. Subalit, nang makilala niya ang ating Panginoon na nagbigay sa kanya ng dignidad ng pagkatao na sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at pagkakasala, tinanggap pa rin siya bilang tao. 100% ang kanyang conversion at hindi niya kinalimutan ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, nailibing na, alam niya na siya'y namatay na, kaya nga dadalhan niya ng pabango para kanyang pahiran ang kanyang bangkay. Subalit, nang siya'y pumunta sa libingan, wala na ang bangkay ng Panginoon. Ito yung pagmamahal na masasabi nating hindi matatawaran. Kaya sa kanyang pagtawag na Rabuni, bagamat ang sabi dito, ibig sabihin ay guro, ang rabay po ang guro, ang Rabuni, ang translation po nito, ayon sa mga eksperto sa banal na kasulatan, ang aking guro, my teacher, personal, na inaangkin niya, dahil siya ang naging dahilan ng kanyang pagbabago ng kanyang buhay. Patapon na sana ang buhay ni Maria Magdalena, subalit dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ito'y nabawi ng ating Panginoon sa kalaban. Kaya ganun ang pagsusukli ni Maria Magdalena sa pag-ibig sa ating Panginoon. Marahil kung titingnan natin ang mga paanyaya sa atin ng ating Panginoon na simula noong Linggo
ang ating mga ebanghelyo ay patungkol sa senaryo ng patuloy na pagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. At ang paanyaya ng ating Panginoon na naway tayo ay sumampalataya, kagaya nga ng ating ebanghelyo kahapon na nagkaroon ng manipulation, kung ano ang impormasyon, binayaran yung mga kawal ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan para lamang baligtarin ang kwento ng mga kawal na sa halip na muling nabuhay ang ating Panginoon, ang gusto nilang ipakalat. Nasabi nga po doon sa last part ng Ebanghelyo kahapon, hanggang ngayon, yun pa rin ang sabi-sabi sa mga Hudyo dahil yun ang ipinakalat na ninakaw ang bangkay ng ating Panginoon ng kanyang mga alagad. Ang paanyaya ng ating Panginoon, ang pagsampalataya sa Kanya. At yung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa, kung papaanong naging epektibo ang unang pagpapahayag ng salita ni San Pedro, na kung saan ang sabi sa ating unang pagbasa ay ipinahayag ng ating unang Santo Papa sa katauhan ni San Pedro na itong si Jesus ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan na naparito sa atin subalit ipinapatay ng matatanda ng bayan. Tingnan niyo po ang reaksyon ng mga tao. Anong sabi ng mga tao nang kanilang mapakinggan ang pahayag ni San Pedro? Ano po ang gagawin namin para magkamit ng kaligtasan? Marahil ay ito din ang hamon sa atin. Sana ganun ang ating maging reaksyon. Kagaya ni Maria Magdalena, nang makilala niya ang Panginoon, tunay na kanyang ipinadama ang tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig, at hindi niya iniwan. At ang sabi ni Pedro, kailangan niyong pagsisihan ang inyong mga kasalanan, magpabinyag. Kaya nga, sa bandang hulihan ng ating unang pagbasa, 3,000 ang nadagdag sa kanila sa araw na iyon. Naging epektibo ang pagpapahayag ni Pedro sa salita ng Diyos, sa pagpapakalat na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya kung titingnan po natin ang ating dalawang pagbasa ngayon, patungkol sa paanyaya na tayo'y maging masugid na mga tagasunod at umiibig sa ating Panginoon na muling nabuhay. Dahil siya nga po ang tagapagligtas na ipinadala ng Ama. Ang muling pagkabuhay ay isa sa mga proofs na siya nga ang Mesiyas. Siya ang ipinangako sa lumang tipan ng ating Amang nasa langit na kanyang ipapadala bilang tagapagligtas. Kahit anuman ang sabihin ng ibang pananampalataya na si Jesus ay tao lamang, binubuwag ng katotohanan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon na siya'y hindi lamang tao. Sa dalawang natura na nasa kanyang personalidad, ang kanyang tunay na pagka-Diyos, ang kanyang tunay na pagkatao, ay nangingibabaw sa kanyang muling pagkabuhay. Nawa, hindi lamang po ang nais ng ating Panginoon na ito'y tanggapin natin sa ating pananampalataya, kung hindi mas importante na ito'y isabuhay natin. Dahil kung nakikilala natin ang ating Panginoon at naniniwala tayong siya nga ang tunay na Diyos at tunay na tao, na Mesiyas na ipinadala sa atin, subalit, taliwas naman ang ating mga ginagawa. Anong sabi po ni Santiago dito? Anong uri ng pananampalatayang mayroon tayo kung hindi nakakonforme ang ating mga ginagawa sa ating sinasampalatayanan? Sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya, hilingin po natin sa ating Panginoon na tunay na maisabuhay ng bawat isa ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
Amen.